Binamag dokumentong naisumite sa impeachment court at muling ipapatuloy po ang pagdinig sa impeachment court mamayang alas 2 ng hapon. Sabi ni dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, no, na siyang resource person natin kahapon, damaging yung mga impormasyon na lumabas kahapon sa impeachment. At mukhang ito yung mag-iiba sa takbo ng impeachment proceeding. At pero nagbabala rin sa publiko na nanonood. Dahil kahit na nag-rule na ang Senado, kagaya kahapon, ang dapat lang na i-testify nitong si Commissioner Henares ay authentication ng ITR. Di ba tuloy-tuloy si Attorney Lim sa pagbibigay ng impormasyong hawak nila, like yung ALPA list, like yung hindi pala ito nagbayad ng ITR, yung regular na ITR. Kasi ALPA list, yun yung ITR na nung mga may employer government lang na isa at walang additional income. At nagkonkluda siya na itong income, eh hindi kayang bumili ng mga ari-arian na hindi nga pinapayagan nung ruling ng Senado. Pero, sinunod-sunod din niya yung pagbibigay ng impormasyon na nalaman na ng publiko. Diba? So, ang publiko, eh, hindi naman sila alam yung mga legal process. So, dito na yung mga, dito na pinapasok yung tinatawag na second envelope ni panahon ni Rosa Castrada. Na nung binuksan niya, wala pa lang ano. Wala pa lang kakwenta-kwenta yung dokumentong natin sa loob. Pero nangyari na yung nangyari. So, dito, sabi ni dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, dapat ng publiko manuri at hindi lahat ng ibinabato ng mga prosekusyon o kahit ng depensa, ay lagi nating tatanggapin at face value. Huwag maging emotional din. No? Maniwala kayo na ito pala, eh hindi pa ebidensya. Markings pa lang. Exhibits. At susuriin pa ng mga senator, judge. Pero galing, no? Kasi noong una, hindi makuha ni Attorney Lim kasi object na object si Pero bigay siya ng bigay. Oo, pero in the end, nung si Senator Recto na yung nagtatanong, eh no choice, hindi na siya pwedeng mag-object kay Senator. So siguro yun pala yung style na, no? Kunin mo yung senator to ask the questions for you kung hindi mo magawa on your own. So, ano, paano? Kindatan ba yun? Hindi, not necessarily. Kasi sinabi mo ni Senator Rector, hindi naman sa may kinikilingan na siya. Gusto na yun na lumabas. Samantala, matapos niya masang kos sa kontrobersya noong nakaraang taon dahil sa pagkakaroon ng mataas na kalibre ng assault rifle sa kanyang sasakyan, kailangan muling magpaliwanag ni Presidential Advisor on Political Affairs Ronald Yamas nang maaktuhang bumibili umano ng mga piniratang DVD. Sa litratong kuha ng pahayag ng Philippine Daily Inquirer, makikita umano si Yamas habang bumibili ng mga pirated DVD sa isang mall sa Quezon City. Halos 2,000 piso umano ang ginastos ng kalihim para sa mga DVD. Pinipilit pa rin po namin kunin ang panig ni Yamas kaugnay sa insidente. Pero ayon kay Pangulong Noynoy Aquino, pagpapaliwanagin daw niya si Yamas ukol sa issue. Ikinalungkot naman ni Optical Media Board Chairman Ronnie Rickels ang balitang ito dahil dapat daw kasi silang maging huwaran sa publiko ang mga government official. Pero bago raw husgahan si Yamas, dapat daw munang makumpirma kung talagang bumili nga siya ng mga pirated DVD. Baka tumitingin lang daw. 2,000 sabi nung reporter. Mahal siya natin yung reporter. Ngayon hindi ko tinatanong kung ba't nandun din yung reporter. Marami na may ibang mga damit. May damit sa likod. Malas lang niya at nahuli siya talaga. Ayun eh, okay, tangkit. 2,000. Sa maraming DVD yung 2,000. Ay, oo. Saka 300. Ang sabi yung ano raw, yung regular na DVD, hindi Blu-ray, is 30 pesos. Yung Blu-ray, that's 60 pesos na lang. Pero pagsukay mo na 50. Mahal pa yun kasi hindi niya sabi yung presyo nga po. May mga nagsabi, 20, 25, 15 pa nga. Ang Blu-ray na yun? Ang mahal kasi yung Blu-ray, 50. Ayun, yun na yung Blu-ray. Depende pa sa packaging, may bakal daw. Nax, parang huwag kayo masyado magpahalataan. Ano tayo? Ay, ito na. Ay, mga ikapatay sa inkwentro, ang apat ay hinihinala na naman. Hindi natin bigyan ng pagkakataon makapagpaliwanag yung mga kriminal na yan. Patay po sa inkwentro, apat na hininalang karnapel sa may kawayang Bulacan. Yan ang Ronda Report ni Victoria Tulad. Victoria, nakipaglaban ba itong mga to? Iga nakipaglaban ang apat na hinihinalang carnappers dito nga sa may Kawayan, Bulacan. At dead on the spot ang dalawa habang hindi na umabot na buhay ang dalawang iba pa sa ospital. Iyong isa naman ay nakatakas daw ayon sa mga otoridad. Nakaalarma na raw ang Isuzu D-Max na dala ng mga suspect ayon sa COP ng Bulacan Police. Sa katunayan na palitan na rin daw ang plaka nito. Narecover ang tunay na plaka sa loob ng carnap na sasakyan.
Nakakuha rin ng mga ID na may iba't ibang pangalan at mga matataas na kalibre ng baril. Iniimbestigahan pa raw, Igan, kung tunay bang konektado sa Dominguez Carnating Group ang mga suspect. At yan muna ang latest mula rito sa Bulacan. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Victoria Tulad. Itinalaga ang officer in charge ng National Bureau of Investigation o NBI si Region 1 Prosecutor Nonato Cesar Rojas. Magiging epektibo ang kanyang appointment sa katapusan ng buwan. Si Rojas ang mamamahala sa administrative operations ng NBI. Pero hindi daw kasali sa kapangyarihan niya pagdedesisyon tungkol sa mga pulisya, pag-aproba ng long-term contracts, appointment at pagsibak sa mga tauhan ng NBI. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, pansamantala lang ito habang pinag-aaralan pa niya ang shortlist ng mga kandidato para maging hepe ng NBI. Matatanda ang sinima kamakailan bilang NBI Chief si Magtanggol Katula matapos siya masangkot sa kasong pagdukot at pagingikil sa isang Japanese national. Sumunod na ang Las Piñas City bilang ika-apat na lungsod na nagpatupad ng plastic ban dito sa Metro Manila. Pinatutupad na kasi ang plastic bag regulation ordinance sa lungsod bilang tugon sa pagbaha, pagbabara ng mga kanal at kakulangan sa disiplina ng mga tao sa pagtatapon ng basura. Ang sinumang lumabag dito may kaukulang parusa. May mga anti-plastic police din na magsisiguro maipapatupad ang bagong pasang ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng plastic at styrofoam. Araw-araw hanggang 20% ng halos 200 toneladang basura na kukolekta doon ay plastic na mapanganib sa kaligasan at kalusugan. Magkahalo naman ang reaksyon ng mga mamimili at solusyon ng mga ilang kapuso natin magdala na lamang ng reusable bags na hindi plastic. Nauna nang nagpatupad ang plastic at styrofoam ng mga lungsod ng Pasig, Mandaluyong at Munting Lupa. Yay! Pati ba lahat ng mga ano dyan, mga fast food stores? Bawal, absolutely bawal. Yeah. Actually, ang bawal sa kanila, yung single-use plastic o yung sando bags na maninipis. Yun kasi yung pag isang gamit ng tapos, wala nang ibang gamit yung butas na yun. Parang yung mga palengke. So, yung, pag binilagyan mo ng pinamili mo yun, pagdating sa bahay, basurahan na yun. Hindi mo na siya magagamit ulit. Actually, sa sobrang nipis at liit niya rin, wala nang ibang pero hindi gamitin ng mga, like for example, sa palengke, siyempre, nilalagay yung mga isda doon, yung mga sa meat. Sa dyaryo. Saka yung bayong. Ibalik ang bayong. Pero yung pinamili din kasi, you can reuse. Kunwari, meron kayong mga container gano'n na inugasan. Kaya lang matrabaho siya. Pero pag may paghahanda naman, makakasanayan din naman. You can bring it na lang. Tapos ayokong plastic. Yan, no? May sarili akong plastic. Yan! Mura naman yun, mura. Plastic na bayong. Oo, yung reusable na woke. Plastic na mga bayong, di ba? Reusable bags. Ayaw nyo ng bayong na... Na yung native. Naubos kasi yung bayong nung panahon ng World War II. Ang ginamit ng mga ano, yung mga pili. Meron pa ako yan, problema may guerrilla, 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 guerrilla. Putas-putas sa mga ano. Inaubos ng mga makapili. Mga kapuso, nako, muling nauso ang mga sisiw at ugong kinulayan ng jobos o food coloring na ibinebenta sa mga bata para gawing alagang hayop. At dahil daw yan sa larong Angry Birds. Pero bukod sa hindi patiyak ng mga otoridad at eksperto kung ligtas ang ginamit na pangkulay para sa mga bata at maging sa mga ibon, ayon sa kanila ay malamang daw na nasasaktan ang mga ibinebentang hayop. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society, hindi rin daw natuturuan ng tamang pag-aalaga sa hayop ang mga bata. Dahil laruan daw kasi ang nagiging tingin nila sa mga ito. Sa Section 6 ng The Animal Welfare Act, ipinagbabawal ang pananakit at maling pagtrato sa mga hayop. Ang parusa, multang 6,000 piso at posibleng 1 to 5 years kulong. Itik yung stripe ko. So, nung kinulaya. Ito kinulaya. Ito chicken. Usually yan, pagkatapos mo magsimba, nandoon. Ang dami. Oo. Alam mo, kawawa kasi din yan. Hindi naman tumigil yung mga yan. It never stopped, ever since pa naman nung dati. Ngayon lang halata kasi iba-ibang kulay. Dati pink and blue lang yun. Ngayon kasi Angry Birds colors. Hindi na lumalaki ang mga sisiw na yun. Di ba naman matasalain na rin yun? Hindi na binibitawal mga bata. Hindi naman pinapakain ng bata yun. Nakalala, di baterya yan. Hawak lang yan eh. Wala laglag, uunin. Hawak lang. Wala pa kaming napalaking ganung pinamigay na sisiw. Maliit kayo, may kulay, wala. Binili mo ngayon, bukas pala, patay na. Katihaya na. Hindi naman nila inaalagaan yan na parang. Ako nila nakakatuwi ng paitindera. Sige, kayo kulayan namin. Ito pa balita abroad naman po tayo. Isang fireworks display na bahagi ng pagdiriw ng Chinese New Year sa Thailand ang bigla na lang nauwi po sa trahedya. 4 ang patay habang 74 naman ang sugatan. Nasunog rin ang hindi bababa sa 20 kabahayan dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy mula sa pagsabog.
Tutulungan naman daw ng Thai government ang manasunugan sa pamamagitan ng pagbigay ng halagang mahigit 4,000 piso per household. Patuloy din ang imbestigasyon sa pangyayari. Samantala, nagkaroon naman ng pagguho ng lupa o landslide sa Papua New Guinea kung saan natabunan ang mga kabahayan sa dalawang village doon. Ayon sa mga ulat,